Halos lahat tayo, either gusto pumayat o maging fit. Iniisip ng karamihan, kailangan natin mag-intense exercise para magawa ito. Pinaparusahan natin sarili natin sa mga exercise na hindi naman natin talaga gusto. Marami tayong ginagawang unnecessary na paghihirap na hindi sustainable. Kaya karamihan nagki-quit or nab-burnout. For today's video, pag-uusapan natin ang one underrated way to lose weight and fat. Walking. Let's go! What's good YouTube? Welcome back sa channel, Jacob Alava. And kung bago kayo dito, this channel is all about fitness, health, lifestyle, and self-development. Today's topic is walking, isa sa pinaka-underrated ways of losing weight and losing fat. So, share ko sa inyo ang pros and cons ng paglalakad. And kung bakit personally ito ang recommendation ko sa inyo kung nagtatry kayong mag-lose ng weight or kung gusto nyo maging lean or ripped. Sa previous video, diniscuss ko na kailangan natin mag-resistance training or magbuhat para ma-preserve or mag-build ng muscle mass. Tsaka para taba lang yung mawala sa katawan natin. Hindi naman lahat gusto magbuhat or nagbubuhat. So sa mga gusto lang mag-lose ng weight, kailangan nyo maintindihan na napaka-importanting factor ang kinakain natin. Kung hindi kayo nakaka-calorie deficit, kahit ilang steps pa yung gawin nyo, kahit gano'n kayo katagal maglakad, hindi kayo papayat. So kung di nyo pa alam kung ano yun, check this video out. So simulan natin sa benefits ng paglalakad. Unang-una, ang maganda sa paglalakad ay halos lahat tayo kaya itong gawin. Kahit na sobrang laki natin, sobrang bigat natin, or kahit fit tayo, makapaglakad tayo. Kahit nga mga bata kaya maglakad eh. So it is a basic skill and napaka-underrated niya talaga. Number 2, ang paglalakad ay parte talaga ng buhay natin. Kahit naman sumakay ka ng kotse, pagbaba mo rin dun kailangan mo rin maglakad. Whether it's a social event, trabaho, you have to walk from point A to point B. Not to mention, libre lang maglakad. To be honest, kahit saan pwede ka maglakad. Pwede ka pumunta sa isang park, pwede kang gumala sa mall, pwede ka maglakad-lakad sa mga outdoor establishments. Hindi mo kailangan gumastos. Siguro kailangan mo lang ng sapatos. Isa pang maganda sa paglalakad ay madali mo siyang masusukat. Kung may smartphone ka, pwede ka na magbilang ng steps mo. As long as hawak mo yung cellphone mo. Kung gusto mo mas accurate yung steps mo, pwede ka kumuha ng smartwatch na parang ganito. Kasi hindi mo naman laging hawak yung cellphone mo eh. Now, punta tayo sa mga main benefits ng walking. Isang rason kung bakit lagi ko nire-recommend ang paglalakad, dahil pwede siyang mag-kickstart or magsimula ng fitness journey mo. Hindi naman kasi lahat tayo nag-e-exercise, diba? Or kung nag-e-exercise man tayo dati, karamihan, tumigil at some point. Walking allows you to build momentum. Hindi mo kasi talaga pwedeng madaliin yung fitness journey mo eh, lalo na kung tumigil ka. Kung nahirapan ka mag-commit, mabigat sa loob mo na mag-exercise, idaan mo muna sa lakad. Walk your way to exercising. The more na gawin nyo to, the less kayo tatama rin. At eventually, mas gaganahan kayo lumevel up at mag-exercise. Whether it's magbuhat ng weights or add additional cardio. Pag nagsisimula kayo, to be honest, hindi kailangan na 10,000 steps agad. Baby steps muna tayo. So, pwede kayong mga nasa 4,000 to 5,000 to start. Tapos, kapag may momentum na kayo, saka nyo pwedeng i-gradually increase yung steps nyo. Kasi to be honest, for most of you, hindi naman natin kayang gawin ang 10,000 steps a day, lalo na kung busy. So, at least 4 to 5,000 to start is a good number. Kesa namang nakaupo tayo tapos napaka-sedentary natin, di ba? Promise ko sa inyo, once you start walking, tapos tinuloy-tuloy nyo, you become consistent with it, mapapansin nyo na possible bumaba yung timbang nyo. So pag bumababa yung timbang natin, tapos nai-enjoy nyo, saka nyo pwedeng increase yung steps. Another benefit naman sa mga nagbubuhat dyan, walking ang preferred method ko of burning calories. Kasi madali ako nakaka-recover. So natitipid ko yung lakas ko sa buhat kesa sa gumagawa ko ng kung ano-anong iba pang cardio. The more strength we preserve pag nagbubuhat tayo, the more muscle we preserve habang bumababa yung timbang natin. Ang susunod na benefit, ang paglalakad nakakatulong sa mental health natin. Itong pandemic na to, napaka-stressful at napaka-draining yan sa atin, lalo na mentally. Nakatulong ang paglalakad sa mental health ko. Kasi when you walk, nag-i-increase yung blood circulation natin sa katawan tsaka sa utak natin. So healthy na yung katawan mo, healthy pa yung utak mo. Sobrang nakakaganda ng mood ang paglalakad. Pag gumigising ako sa umaga, inom lang ako ng kape, tapos diretso na ako maglakad. It helps me clear my mind. Nagiging self-aware ako, napaplano ko yung araw ko, at the same time, dito ko pinapractice yung pagkakaroon ng grateful mindset. Pag naglalakad kayo, tapos wala kayong ginagawa, pwede kayong mag-sound trip. Kung naglalakad kayo sa labas, enjoy the scenery. Pero maganda ko mag-practice tayo ng mindfulness and being grateful. When you approach life with a grateful heart, sobrang ibabalik yung energy na yun sa inyo eh. At the same time, kung nababad trip ako, kunyari may situation na nangyari sa buhay ko na nainis talaga ako, ilalakad ko na lang. After a few minutes, mapapansin ko na gumagaan na yung mood ko. It may just be me, pero guys, I urge
urge you to try it. Experience it for yourself. The next time mabad trip kayo, siguro iba sa inyo madalas mangyari yan, no? Sa trabaho pa lang, go for a walk. Tapos let me know down in the comments kung gumana yung walk sa mental health niyo. And pinaka-importante, I'm sure ito yung reason kung bakit kinlik nyo tong video na to, walking burns calories. Kahit hindi natin napapansin. Nangyari na ba sa inyo na kunyari nagbakasyon kayo or nagkaroon kayo ng very busy day, naglalakad kayo the entire day, tapos minsan lang kayo nakakain, pag timbang nyo the next day, sobrang bumaba yung timbang nyo. Ako personally, minsan pag nagbabakasyon, assuming na hindi naman ganun karami yung kinain ko, tapos naglalakad lang ako, bumabagsak talaga yung timbang ko. Pag sobrang dami nyo talagang steps na nagagawa per day, minsan nababawi nito yung nakakain nyo. Syempre, hindi naman pwedeng unli yung kain natin, tapos tiwala na lang tayo sa lakad. Hindi naman siya magic. Kailangan na calorie deficit pa rin tayo. Pansin nyo yung mga labor-intensive na trabaho. Yung mga kargador, karpintero, mga tagabuhat, yung trabahong kailangan madalas ka naglalakad. Di ba yung mga karpintero, yung mga kargador, hindi sila ganun kalaki pero fit sila. Ganun din kasi yung concept ng paglalakad. The more you move throughout the day, the more calories we burn overall. Ito yung tinatawag nating NEAT or yung non-exercise activity thermogenesis, which plays a huge part sa metabolism natin. Kasama yan sa formula ng metabolism natin. So kung sa tingin nyo, mabagal ang metabolism nyo, pwede nyong bawiin with more walking and more activity. Hindi naman kailangan necessarily walk, pero the more na kumilos tayo, the better our chances of losing weight. Ngayong napag-usapan natin ang mga benefits ng walking, pag-usapan naman natin yung mga negatives or yung mga cons. Kasi hindi naman siya ganun kadali na lakad lang, papayat ako, di ba? So pag-usapan natin, starting with number one. Karamihan sa atin, walang oras or natatagalan sa paglakad. From my experience as a coach, karamihan ng mga nakakoach ko, sedentary yung lifestyle or work from home, online classes, so nakaupo lang sila madalas throughout the day. Basically, yung lifestyle nila napaka-sedentary. Siyempre, pag ganito yung trabaho natin, no choice tayo at madalas tayo nakaupo. Isang solution dyan, dapat mag-ayos tayo ng time management or scheduling. After work, maglakad-lakad ka para ma-maximize mo rin yung pagpapahinga mo. Active recovery. Trust me guys, after you walk, you will feel much better. Sa ibang trabaho rin, pwede ka naman maglakad habang nagtatrabaho. Pag may mga calls or meetings, ibang clients ko, habang tumatanggap sila ng mga tawag, naglalakad sila para hindi sayang yung oras. Isipin mo kung may kausap ka ng matagal, tapos nakaupo ka lang, versus kung paikot-ikot ka. At least, mas efficient ka. Ang susunod na problema when it comes to walking is wala tayong mapaglakaran. Ibang tao, walang space sa bahay. Ngayong may pandemic, mas mahirap lumabas. Karamihan sa atin nasa bahay lang. Before the pandemic, sobrang active ko. I walk around sa mall, naglalakad ako sa BGC, sa Makati, somewhere where it's nice and safe to walk. Pero nung nagka-pandemic, grabe yung steps ko guys, sobrang bumagsak. Nagiging average niya mga 2,000, 3,000 max on a normal day. So isang solution dyan is yung ginawa ko, nag-invest ako sa isang walk pad. Ang walk pad, para siyang treadmill, pero mas lightweight siya. At the same time, mas space saver siya. Yung treadmill, kaya niya mag-incline, tsaka mas mahal kasi ang treadmill, mas maraming functions. Pero yung walk pad, yun lang kailangan ko para dumami yung steps ko. Wala siyang incline, tsaka hindi ka pwede mag-sprints on a walk pad. Pero it's much cheaper, and for most of you, yun rin lang talaga kailangan nyo. More activity, more steps. Kung goal nyo talaga this year is bumaba timbang nyo to become more fit and healthier, I highly recommend investing in a walk pad. Share ko yung walk pad ko, lilink ko down in the description below. Kung gusto nyong magtingin, marami namang models eh. So may mga mas mura and may mga mas high-end. Depende na yun sa budget nyo. And lastly, yung mga injuries. Pansin ko pag matagal ako naglalakad, sumasakit yung paa ko. So sa mga ibang may issues dyan, lower back, knees, pwede rin sumakit to. Pwede ma-aggravate ito sa kalakad. Pero it's still much better than running or jogging. Lalo na kung may tama kayo sa knees and may tama kayo sa lower back. But then again, hindi mo naman kailangan sobrang bilis maglakad or brisk walk. Kahit normal walking speed lang, mga 3.4 kilometers per hour, that's a good and normal walking speed. Siyempre, the faster you walk, mas marami kayong calories na mababurn. Mas nagiging challenging na siya. Pero yung pace nyo, base nyo na lang yun sa kakayahan nyo, tsaka kung saan kayo comfortable. Mas mabuti na yun kesa sa sedentary lang tayo. So, share ko sa inyo yung weight ko the past 6 weeks. So, I lost around 7 to 8 pounds sa time na yan, just by walking and making sure that I am in a calorie deficit. Pansin nyo, hindi ganun kabilis yung weight loss ko. Pero fat loss kasi yung ginagawa ko. So, nag-resistance training ako. Tsaka, tinatrack ko yung protein tsaka yung macronutrients ko. For the majority of you, if you just want to lose weight, hindi nyo naman kailangan gawin yun. Pero, a good rate of weight loss would probably be around somewhere like this. Mga 0.5 to 2 pounds per week. So, ako ginagawa ko 8 to 10,000 steps a day. And kahit ako, as your coach, nahihirapan ako dun. Challenge pa rin siya sa akin. Pero, ginagawa ko rin lang talaga siya. Kasi goal ko, mas maging fit, mas maging lean. Kaya, I make it a point na i-hit ko talaga yung steps ko. Minsan, pag kulang oras ko or marami akong ginagawa, sinisplit ko yung walking sessions ko 2 to 3 times a day. Natuto ako mag
mag-manage ng oras ko. Bibigyan ko oras yung pagbubuhat ko and bibigyan ko ng oras yung paglalakad ko. Kung umabot kayo sa point na to, consider nyo yung sinabi ko. Guys, walking napaka-underrated niyan. Kung may natutunan kayo sa video na to, consider liking, say something nice down sa comments. Subscribe naman kayo guys, it helps this channel a lot and i-share nyo. Gusto ko lang magpasalamat for watching up until this point and I'll see you guys in the next video.